Mga tagapagdala ng pag-asa, Kabanata 1, ang ating mga babasahin at ang mensyon nito. Pasimulan ang paglimbag. Sa isang pagpupulong na isinagawa sa Dorchester, Massachusetts noong Nobyembre 1848, ipinakita sa akin ang paghahayag ng pabalita ng pagtatatak at ang tungkulin ng kapatiran na ilathala ang nagniningning na liwanag sa ating daanan. Nang matapos ang pangitain, sinabi ko sa aking asawa, "May mensahe ako para sa iyo. Kinakailangan magsimula ka sa paglimbag ng maliit na babasahin at ito'y ipamigay sa mga tao. Hayaan ito ay maliit sa pasimula, subalit habang nagbabasa ang mga tao, sila ay magpapadala ng mga pera na pampalimbag at ito ay managagumpay mula sa pasimula. Sa munting si pasimula, pinakita sa akin na ito ay magiging gaya ng mga sinag ng liwanag na tatanglaw ng maliwanag sa buong mundo. Gawing maliwanag at madaling unawain ang katotohanan. Ang ating mga inililimbag ay may isang napakabanal na gawain upang gawing maliwanag, simple at madaling unawain ang espiritual na batayan ng ating pananampalataya. Ang tao saan mang dako ay may pinapanigan. Lahat ay nagpapasakop, maaring sa ilalim ng bandila ng katotohanan at katwiran o maaring sa ilalim ng mga kapangyarihang tumalikod at naghahangad maging kataas-taasan. Sa panahong ito, marapat lamang na ang mensahe ng Diyos sa sanlibutan ay maipahayag ng lantaran at may kapangyarihan upang ang tao ay may hatid sa katotohanan ng mukhaan, isip sa isip at puso sa puso. Pinakailangang makita nila ang pangingibabaw ng katotohanan sa lubhang dami ng kamalian na nangaagaw pansin at kung maaari ay umalilipas sa salita ng Diyos sa dakilang panahong ito. Ang pinakalayunin ng ating paglilimbag ay ang itaas ang Diyos at makuha ang pansin ng mga tao sa buhay ng katotohanan ng kanyang salita. Nananawagan ng Diyos sa atin upang itaas ang kanyang pamantayan ng katotohanan at hindi ang pamantayan natin o ng mundong ito. Ilathala ang liwanag at katotohanan. Noong gabi ng Marso 2, 1907, maaaring maraming bagay ang inihayag sa akin tungkol sa kahalagahan ng mga paglalathala natin ng napapanahong katotohanan at sa munting pagsisikap ng ating kapatiran sa mga iglesia upang ang mga ito ay may palaganap ng gusto. Paulit-ulit na ipinayag sa akin na ang ating mga palimbangan ay patuluyang gagamitin sa paglathala ng liwanag at katotohanan. Ngayon ay panahon ng kadilimang espiritual sa mga iglesia sa buong mundo. Ang kamangmangan sa mga banal na bagay ang nagkubli sa Diyos at sa katotohanan. Ang pwersa ng kasamaan ay may kalakasang nagtitipon. Niloloko ni Satanas ang mga kamanggagawa niya sa pag-akalang siya ay makagagawa ng bagay na bibihag sa sanlibutan. Habang bahagyang hindi kumikilos ang iglesia, si Satanas at ang mga kampo niya ay puspusan namang gumagawa. Ang mga nag-aangking bilang Kristiyano iglesia ay hindi hinihikayat ang sanlibutan, sapagkat sila mismo ay naging masama dahil sa pagiging makasarili at kahambugan, at kailangan madama ang makapangyarihang pag-ikayat ng Diyos sa kalagitnaan nila bago din nila maakayang iba sa mga dalisay at mas mataas na pamantayan. Ang paraan na mabilis na paghatid ng mensahe. Ang paggawa ng aklat ang dapat maging paraan na mabilis na paghatid ng banal na liwanag na napapanahong katotohanan sa buong mundo. Ang mga babasahin mula sa ating mga palimbagan ngayon ay dapat may kakayahan upang palakasin ang bawat pako at haligi ng pananampalatayang itinatag ng salita ng Diyos at ng mga pagpapahayag ng Kanyang Espiritu. Ang katotohanan ay binigay ng Diyos sa Kanyang bayan sa mga huling panahong ito ay dapat magpapatatag sa kanila kapag sa iglesia ay may nangangaral ng mga maling kurukuro. Ang katotohanan ng matibay na nandigan laban sa mga pag-atake ng kaaway higit kalahating daon
Higit kalahating daan taon na nakalipas, ang siya ring dapat magbigay ng kapanatagan at kaaliwan sa bayan ng Diyos. Ang ating katibayan sa mga hindi mananampalataya na nasa atin nga ang katotohanan ng salita ng Diyos ay maibibigay sa pamamagitan ng pagsasakabuhayan ng mahigpit na pagtanggi sa sarili. Hindi natin dapat gawing biro ang ating pananampalataya, bagkus panatilihin sa ating sarili ang halimbawa niya na bagaman prinsipe ng sangkalangitan ay bumaba at namuhay ng isang buhay ng pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo para patunayan ang katwiran ng salita ng kanyang Ama. Kaya tayo magpasyang gawin ang ating pinakamabuti upang ang ilaw ng ating mabubuting gawa ay magliwanag sa buong mundo. Para maganda ng mga tao sa pagsulubong sa Diyos. Ang mga babasahin mula sa ating mga palimbagan ay dapat maganda ng mga tao sa pagsalubong sa Diyos. Sa buong mundo ay gagawin nila yung gaya ng ginawa ni Juan Bautista para sa bansang Hudyo. Sa mga nagkakagulat na mensahe ng babala, ginising ng propetang ito ng Diyos ang mga tao sa makamundong pangangarap. Sa pamamagitan niya, tinawagan ng Diyos ang tumatalikod na Israel upang magsisi. Sa kanyang pagsambit ng katotohanan, ibinunyag niya ang mga umiiral na panlilinlang, taliwas sa mga maling kuro-kuro noong panahon niya. Ang katotohanan sa kanyang aral ay nangangahulugan ng walang hanggang kasiguruhan. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, ay siyang mensahe ni Juan Bautista. Mateo 3 verse 2. Ganito ring mensahe ang dapat ipaabot sa sanlibutan ngayon sa pamamagitan ng mga babasahin mula sa ating mga palimbagan. At sa isang malaking bahagi sa pamamagitan ng ating mga palimbagan ay matatapos ang gawain ng ibang anghel na bumaba mula sa langit na may dakilang kapangyarihan at siyang nagbigay liwanag ng kanyang kaluwalhatian sa sanlibutan. Mga babasahin makakarating saan man. Ang ating mga babasahin ay dapat makarating saan man. Ilatala ito sa maraming wika. Ang pabalita ng ikatlong anghel ay dapat ihayag sa ganitong kaparaanan at sa pamamagitan ng buhay na tagapagturo. Magsigising kayong mga naniniwala sa katotohanan ukol sa panahong ito. Tungkulin yung pag-isipan ng lahat ng paraang maaaring makatulong sa mga nakakaunawa ng katotohanan upang maipayag nila ito. Ang bahagi ng perang naliliko mula sa pinagbentahan ng ating mga babasahin ay dapat gamitin upang dagdagan ang ating mga kagamitan para sa produksyon ng mas maraming babasahin magmumulat ng mga mata at itibag ng mga matitigas na puso. Maraming lugar ang hindi nakakarinig ng tinig ng ministro, mga lugar na maaaring maabot lamang ng ating mga babasahin, aklat, artikulo at mga polyeteng puno ng mga katotohanan mula sa Biblia na kailangan ng mga tao. Ang ating mga babasahin ay dapat na maipakalat kahit saan. Ang katotohanan ay dapat ihasik sa tabi ng lahat ng tubigan, sapagkat hindi natin alam kung alin ang lalago, ito ba o iyon. Sa ating nagkakamaling pananaw, marahil ay iniisip natin hindi tamang magbigay pa ng mga babasahin sa mga taong tunay na mga handang tanggapin ang katotohanan. Hindi natin alam kung anong magiging kahihinatnan ng pagbibigay ng isang pulyetong naglalaman ng napapanahong katotohanan. Nalalapit na tayo sa kawakasan. Ang paglilimbag at pagpapakalat ng mga aklat at iba pang mga sinulat na naglalaman ng katotohanan upo sa panahong ito ay siyang dapat nating gawin. Sa bawat bansa at panahon. Dapat paramihin ang mga babasahin at ipakalat na gaya ng mga dahon sa panahon ng taglagas. Ang mga tahimik na tagapagbalitang ito ay nagbibigay liwanag at humuhubog sa isip ng libo-libong mga tao sa bawat bansa at bawat panahon. Sa bawat wika. Mula sa isang lungsod tungo sa ibang lungsod, sa isang bansa tungo sa ibang bansa, sila lang mga kultura ay dapat magdala ng mga babasahin naglalaman ng pangako ng nalalapit na pagparito ng tagapagligtas. Ang mga babasahin ito ay dapat isalin sa bawat wika, sapagkat ang Ebanghelyo ay dapat ipangaral sa buong mundo. Ipinapangako ni Kristo sa bawat manggagawa ang banal na kakayahan upang managumpay ang kanyang mga
pagpapagal. Pagliwanagin ang buong mundo. Ang mundo ay kailangan makatanggap ng liwanag ng katotohanan sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salitang nakasulat sa ating mga aklat at magasin. Mula sa ating mga aklat at mga babasahin ay dapat sumikat ang maningning na liwanag na tatanglaw sa mundo ukol sa napapanahong katotohanan.